Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. God is good all the time. Yes, Lord. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. Yes, Lord. Hallelujah. God is good all the time and all the time. God is good. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa mga early viewers natin. Hi and hello. Welcome na welcome po kayo sa ating OPM, our online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite Page. Ako nga pala ulit, si Brother JB, Mondays to Fridays, ang gawain ng ating Panginoon, 7 p.m. hanggang 8 p.m. lamang tayo. Kaya yan, mga kapatid, bati muna tayo sa ating mga kapatid na nandyan na talagang nangunguna sa panonood at pag-aabang. Ayan. Good evening po, Brother Richmond Cuenca. Salamat sa Panginoon. Sister Lorna Abilino, Sister Maureen. Salamat sa Panginoon. Sister Stephanie, Brother Jomel, Tito Willie. Yan, thank you, Lord. Tita Gina, good evening sa inyong lahat dyan. Sa Sapotipor, Mami Aging, thank you, Lord. Kuya RJ, Daddy Long, thank you, Lord. Sister Ish, Brother Mark, good evening sa inyo lahat dyan. Salamat sa Panginoon. Yan, si Mami Beng and Sister Maria Novi, good evening din po. And sa Montoya family, Brother Dan, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Sister Adele Libera, good evening sa iyo, kapatid. Sister Jelay Hopia, good evening din po. Yan, Sister Mira, Brother Yuri, good evening sa inyo dyan. Brother Reggie, Sister Patricia, yan, Sister Engracia Omori, Sister Girlie, yan, salamat sa Panginoon. Yan, thank you, Lord. Brother Henry, good evening po. Thank you, Lord. Glory to God. Salamat, ang ganda ng supa nyo. Salamat sa Panginoon. Glory to God. Grasya lang ng Panginoon yan, kapatid. At yan, Sister Maureen, yan, Sister Jess, Brother Yanko, Brother Luke, good evening sa inyong family, Brother Sai, si Sister Daniela, Sister Cynthia Serafica. Yan, thank you, Lord. Mama Ningning, Papa John John, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Papa Herman, Mama Mia, Harold and Hannah dyan sa Taguig. Daddy Frank, yan, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Si Brother Francis, Sister Cheng, yan, salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. At yan, mga kapatid, huwag nating kalimutan na maging part ng digital evangelism. Huwag nating kalimutan na i-share ang live video na ito at i-follow natin ang ating page para lagi tayong updated sa mga bagong video, sa mga ina-upload natin sa gawain ng ating Panginoon. At syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating Jesus Comfy page o sa live natin ngayong gabi, wag na wag mong kakalimutan, pakitype naman dyan, New Blessing! Salamat sa buhay mo, kapatid. Thank you, Lord. Salamat. Ninang Nida Rusi, Daddy Renny, thank you, Lord. Daddy Johnny Paggio, good evening po. Sister Audrey Cheng, Brother Paulo, yan, thank you, Lord. Brother Alan Limeta, good evening. Brother Dan Montoya, Sister Michelle, sa inyong family dyan sa Rizal, thank you, Lord. Thank you, Jesus. At ayan pa, bati pa tayo. Sister D. Johans, Sister Noemi Calumarde, Brother Efren, si Mami V, thank you, Lord. Sister Jennifer, thank you, Lord. Miranda, nanonood din siya niya ngayon. Si Sister Ria Quaresma, at kay Brother Yuma, Brother Huge, Sister Maricel Quaresma. Salamat sa Panginoon sa mga buhay niyo. At yan, kapatid, huwag natin kalimutan na itag yung mga mahal natin sa buhay para makasama natin sila sa gawain ng ating Panginoon. Yan, salamat sa Panginoon. Ang dami nilang tinatago. Good evening po, Brother, yan, kay Brother Janlo. Good evening. Yan. Kita-kita tayo, mga kapatid, sa July 3. Ha? And Grand Fellowship natin, kasama natin ang ating Bishop and si Bishop Ricky and si Reverend Joe at sa ating mga kapatid sa Jesus Comfy. Talagang magsasama-sama tayong magpuri, sumamba, physical sa ating Panginoon na buhay sa Kudapari po yan. Kaya kung hindi ka pa nakaregister, kapatid, paki-PM na po si Sister Engracia Omori. Thank you, Lord, sa kanyang buhay. At alam ko, si Lord ang magbibigay ng pabor at grasya sa bawat isa. At yan, Brother Carlito Jimeno, thank you, Lord, sa iyo, kapatid. Yan, thank you, Lord. Sister Leslie, Sister
And thank you, Lord. Sister Christina Calumarde, Mami V. Yan, thank you, Lord. Brother Sen. Yan, thank you, Lord. Sister Rica Del Rusit, good evening po sa inyong lahat dyan. Sa inyong family, kay Pastor Roban at kay Sister Isabel. At yan, mga kapatid, umpisahan muna natin sa panalangin itong gabi na ito para sa ating Panginoon, hingin natin ang kanyang gabay, ang kanyang presensya ay maranasan natin. Kaya yan, mga kapatid, pray muna tayo. Pikit natin ating mga mata, yuko ang ating mga ulo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ama naming Diyos sa langit na buhay, salamat po sa gabi na ito. Salamat, Lord, at tinawag mo na naman kami. Binigyan mo kami ng puso na masunurin. Binigyan mo kami ng desire, Lord, na makadalo sa iyong gawain, Panginoon. Lord, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa pangalan ni Jesus. Panginoon, salamat po sa opportunity na ito na makakarinig na naman kami ng iyong mga salita. Panginoon, salamat. Mangusap ka sa bawat isa. Magturo at magbigay ng karunungan, Panginoon. Lalo na, Lord, inihiling namin ang pagbukas ng aming mga puso at isipan. At patuloy, Lord, na magbigay ka ng revelation sa bawat isa, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang lahat ng naririto ngayon, Panginoon. Pagpalain mo through your word, Panginoon. Lord, alam mo, Panginoon, ang pinagdaraanan ng lahat. At alam mo, Lord, ang mga pangangailangan nila. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Nasa iyo na ang kapangyarihan ng langit at lupa. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon mo sa aming mga panalangin, Panginoon. Manguna ka at gumit na ka ngayong gabi. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa gabi na ito. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo. Alisin mo ang lahat ng mga distraction sa aming internet connection, sa aming mga cellphone, Lord. Palakasin mo ang data, Lord. Mapa-wifi man ito, Panginoon. Ikaw ang magpapalakas ng connection namin dahil sa iyo yan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Lahat ng ito, itinataas namin sa iyo, Ama, sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat sa Panginoon. Yan, mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso ngayong gabi sa pagsasaliksik ng kanyang salita. Alisin natin yung mga distraction. Mag-focus lamang tayo sa kanyang salita at patuloy tayong manalangin sa Panginoon, di ba? Nagtataasan na yung mga bilihin sa buong Pilipinas, di ba? Lahat, pati buong mundo nagtataasan na. Pero salamat sa Panginoon dahil sa ating pananalangin, naririnig niya ang lahat ng ating kahilingan at maniwala tayo na sasagot siya isang araw sa lahat ng ito. Kaya bakit? Kasi siya ang makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya yan, in Jesus' name, salamat sa Panginoon. I-claim na natin ang lahat ng ating panalangin sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Brother Janlo, thank you, Lord. Good evening sa iyo, kapatid. Sister Maria Mel, thank you, Lord. Mami Ami, sa Casimiro family, Brother Marvin, Brother Muriel, good evening sa inyong lahat dyan. Thank you, Lord. Mami Beng, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Daddy Frank, good evening. Brother Oscar Corsiga, yan, kaya Toto, kaya Ibet, good evening. Salamat sa Panginoon. Sister Clary Makachor, good evening po. At sa ating ding mga kapatid sa Japan, konbawa po sa inyong lahat dyan. Sister Kylie, at yan, salamat po sa inyong mga buhay, Sister Tess T. Gomez, at yan, sa ating kapatid din na Sister Rivi May Quaresma Bilena, good evening. Daddy Frank Bangayan, good evening po from Tagigian, salamat sa Panginoon. Yan, thank you, Lord. Kapatid, kung na-share mo na itong ano natin, yung live video natin, huwag mong kalimutan na i-type ang share done, Brother JB, salamat sa Panginoon. Yan, thank you, Jesus. Yan, kay Mama Mia, Papa Herman dyan sa Taguig. At yan, kapatid, awit muna tayo ngayong gabi sa ating Panginoon. Ang kakantahin natin ngayon ay Jesus, sa'yo lamang. At yan, pakilagay na po yung lyrics natin dyan, kapatid. Sabay-sabay tayong umawit sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sister Jessa, Inabia, thank you, Lord. Tawan mo ang pangako, salita mo'y pagtitiwalaan ko, kagalingan ng halik, kaligtasan ng siyang dulo.
puso'y kaluluwa'y nangihing naman. Thank you, Lord Jesus. Aking Diyos, aking kalakasan. Jesus, sa'yo lamang natagpuan. Tunay na buhay at kahulugan. Kagalingan at kapayapaan, Jesus, sa'yo lamang. Thank you, Lord. Salamat po. Sa'yo lamang, Panginoon, natagpuan ang lahat. Thank you, Jesus. Hallelujah. At kagalingan sa lahat ng panahon, hindi mayayanin, hindi rin magbabago. Patapat ka mo'y panghahawakan ko sa lahat ng salirahin, ito'y magpapatuloy. Puso't kaluluwa'y nanghihing naman. Jesus, sa'yo lamang natagpuan. Tunay na buhay at kahulugan. Sa'yong mga latay na sumpungan. Kagalingan at kapayapaan. Jesus, sa'yo sa'yo lamang natagpuan ang tunay na buhay, O Diyos. Wala nang papatay sa'yo, wala nang hinigit sa'yo, Panginoon, aming Diyos. Sa'yo Diyos yung karangalan, maging kaluwalhatian sa'yo. Yes, Jesus. Aming Diyos. Jesus lamang natin matatagpuan ng tunay na buhay, kapayapaan at kahulugan nito. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon, no? Talagang natagpuan niya tayo sa kabila ng kadiliman ng ating buhay. E ngayon, nasa liwanag na tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan, mga kapatid, thank you Lord sa mga buhay niyo, sa mga suwabay, sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Patuloy na pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kakapasok mo pa lamang dito sa ating OPM, mga kapatid, online prayer meeting, welcome na welcome ka po dito. Mondays to Fridays, ang gawain ng ating Panginoon,
here at Jesus Comfy Cavite page, 7 PM hanggang 8 PM lamang tayo ngayong gabi. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon! At yan, binabati ko rin po ang ating mga kapatid sa Canada, kay Pastor Ray and Sister Charity Mapalo, Brother Keith Twini. Yan, thank you Lord sa mga buhay nyo. Salamat sa pananalangin. Salamat sa pag-support sa ating ministry. Salamat din sa inyong pananalangin sa ating Diyos. Kaya yan, salamat din po sa mga kapatid natin sa Nasugbo, Batangas. Kita-kita po tayo sa July 3, Brother Pure, Brother Mando. Salamat sa mga buhay nyo dyan. Patuloy po kayo na mag-ingat, patuloy kayong pagpalain at gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. At sa atin ding mga kapatid sa Greece, Canada, sa California, sa Chicago, sa ating mga international churches, salamat po sa mga buhay nyo. And kay Sister Hannah Napolitano, Tita MJ, Brother Joel, salamat po sa inyong mga buhay. Salamat po. Thank you, Jesus. Patuloy po kayo na magamit ng ating Panginoon dyan sa malayong lugar para sa pagpapahayag ng kanyang mabuting balita. At yan mga kapatid, comfy break muna po tayo. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Dagdag kalaman, matutuklasa dito sa comfy break. That's a good idea! Presented by OPM Online. Yan! Ang tanong dito mga kapatid sa ating Bible quiz day or comfy break, what does the Bible say? God used to form the first man. Yan. Sabi dito sa letter A, sa dust daw po ba? Letter B, sa water? Letter C, tree bar? Yan, thank you Lord. Sa letter D, man maker machine. Saan daw ba gawa ang tao? Sabi sa Bible. At ang tamang sagot ay makikita natin sa Genesis chapter 2, verse 7. Sabi dito, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao. Mula saan? Sa alabok, hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay. Ang tamang sagot ay letter A, mga kapatid, sa alabok daw. At pinapakita dito sa atin ng Panginoon na siya ang may bigay ng buhay, ng hininga. Kaya kapatid, nais ng Diyos na hindi masayang yung kanyang binigay na buhay sa atin. Huwag nating gamitin ito hindi sa kanyang ikalulugod, kundi sa kanyang ikalulugod. Paano natin ito magagamit, kapatid, yung buhay natin at hindi masayang? Magpuri tayo, magpasalamat at sumamba sa ating Panginoon. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw, lagi tayong magpasalamat. Bakit? Dahil binigyan niya tayo ng tunay na buhay. Yan ang ating comfy break. That's a good idea! Presented by OOPM Online. Salamat sa mga kapatid natin na sumagot ng tama. Tama ba yung sagot mo, kapatid? Letter A, alabok. Thank you, Lord. That's ang tamang sagot dyan. Kaya kapatid, kung tama yung sagot mo, may chance ka na manalo sa darating na Sunday, July 3. Abangan mo sa ating comfy page kung ikaw yung nabunot. At kaya kaya araw-araw maraming sumasagot dyan eh. Kasi bakit? May papremyo ang ating Panginoon. May GCash, may load, may ballpen, may notebook, at marami pang iba na papremyo ang ating Panginoon. Kaya wag mong kakaligtaang sumagot sa gawain ng Panginoon sa ating comfy break. Kaya thank you Lord sa mga buhay nyo, mga kapatid. Thank you Jesus. At yan, thank you Lord. Salamat sa Panginoon. Kung kakapasok mo pa lang dito sa ating gawain sa OPM, kapatid, wini-welcome po kita sa gawain ng Panginoon sa ating online prayer meeting. Mondays to Fridays, 7 PM hanggang 8 PM lamang tayo. At yan mga kapatid, ihanda na natin ang ating mga Bible, notebook, at higit sa lahat yung ballpen. At ito din kapatid, ihanda natin yung ating puso para sa pagbasa ng kanyang salita. Buksan mo na po ang iyong Bible sa Marcos chapter 5 verse 25 to 26. Yan, habang hinahanap mo yung salita ng Panginoon sa iyong Biblia, kapatid,
Kung nakaligtaan mong panoorin yung OPM natin tung Mondays to Thursday, tsaka yung Sunday service natin nung last time, pwede mo siyang mapanood. Saan? Sa ating YouTube channel. Pumunta ka sa Jesus Comfy Cavite YouTube channel natin. Huwag na huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng videos na ating ilalabas. Kaya meron din tayo sa FB page. I-follow mo yan, kapatid. Napaka-importante niyan. Kaya yan, salamat din sa ating mga kapatid na patuloy na ginagamit ng Panginoon sa ating mga faithful Kingdom Partners. Sa patuloy na overflowing generosity, lalo na sa pagbibigay, sa patuloy na pag-support nyo, may problema man, may kakulangan man, may pandemic na dumaan, patuloy pa rin nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kaya patuloy po, natanggapin nyo ang masaganang ayin na hustong takal, siksik, liglik, at umaapaw mula sa ating Panginoon. Nabe-bless ka lagi sa gawain ng Panginoon, lalo na sa kanyang salita. Ini-encourage kita din na maging part ng digital ng Faithful Kingdom Partners, kapatid. Marami ng paraan ng Diyos para makapagbigay ka sa kanyang gawain. Ito, na-bless ka ngayon, na-promote ka, marami kang benta ngayon, galing yan lahat kay Lord. At gusto ni Lord, magamit ka sa kanyang kaharian. Kaya marami ng paraan, may GCash, may BDO, online na lahat, kapatid. Kaya nakapost dyan sa ating page, sa ating live, yung mga GCash number natin. Maaari kang mag-send dyan. Salamat sa Panginoon sa buhay mo ngayon pa lang. Pagpapalain ka na ng Panginoon para mas lalo ka pa niyang magamit sa kanyang kaharian, lalo na sa pagbibigay. At yan, salamat sa Panginoon. Alam ko, excited na kayo sa pagbasa ng ating salita, sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon sa Marcos chapter 5 verse 25 to 26. Sabi dito, mga kapatid, sabi dito, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos ang lahat ng kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, Ama naming Diyos, salamat po sa salita na ibinigay mo ngayong gabi. Patuloy na manahan ka, mangusap at magturo. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Ipaintindi mo ito sa amin, Panginoon. Buksan mo ang aming puso at isipan sa iyong mga salita. At patuloy, Lord, na puspusin mo ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Alisin mo po ang lahat ng distraction, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. At mag-focus lamang kami sa iyong salita ngayong gabi. Kaya maraming salamat, O Diyos, ngayon pa lang. Pinupuri ka na namin, sinasamba at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hinga muna tayo. Hinga muna tayong malalim. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat. Yan, good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Tuloy-tuloy po tayo sa ating series na Worst 2 Winner. Ano daw? Worst 2 Winner. Kumbaga, may nararanasan tayong mga worst o hindi magaganda sa ating buhay. Tama? Pero pwede pa din tayong maging winner. Bakit? Dahil kasama natin ang Diyos na buhay. Kaya katulad ng mga napag-usapan natin ngayong week, di ba? Ano yung napag-usapan natin nung Monday? Yung kay Abraham. Worst yung nangyari sa kanya eh. Baog si Sarai. Hindi sila magkaanak. At may problema pa, ano? Yung katandaan nila. Pero naging winner sila. Dahil saan? Sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. At nagkaroon nga sila ng anak kahit sila'y matanda na. At nung Tuesday, yung guilty woman, di ba? Huling-huli, wala nang lusot eh. Huling-huli siya sa pangangalo niya. Pero paano ba siya naging winner? Wala siyang ginawa. Tama? Nandun na siya eh. Babatuhin na siya. Naging winner siya. Dahil saan? Dahil sa pag-ibig ng Diyos at sa habag ng Diyos. Kaya siya napalaya. Hindi na siya binato at hindi na nahatulan ng kamatayan. At nung Wednesday, yung people of Israel
di ba, namamatay na po silang lahat dahil sa pagtuklaw ng ahas. Dahil yun saan? Sa pagiging mainipin nila. Ito yung naging resulta eh, yung pagrereklamo, yung hindi pagpapasalamat sa Diyos kung anong meron sila. Pero alam nyo mga kapatid, nung tumingin sila doon sa bronze serpent, sila ay gumaling, hindi na sila namatay. At nagtagumpay sila dito sa pamamagitan ng ano, pagtingin nila doon sa bronze serpent. Alam nyo, sa buhay natin kapatid, si Jesus yun eh, yung bronze serpent. Nagtagumpay din tayo sa kamatayan. Dahil kanino? Sa ating pananampalataya sa Diyos. At kahapon, napag-usapan din natin yung byuda sa Serapat. Diba? Paubos na po yung kakainin nila, yung harina, yung langis ng kanyang anak. Sabi nga doon, huli na eh. Huling kainan nila yung last meal na. Pero anong ginawa nila? Ibinigay pa rin kay Elijah yung natitirang pagkain nila. Bakit? Bakit siya naging winner? Eh, binigay na siya eh. Dahil pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos na hindi sila matutuyuan at hindi mauubusan. Kaya kaya kapatid, kung anong meron tayo, ibigay natin para sa Diyos. At sigurado, mararanasan mo ang hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. At hindi lang yan, nakabukas ang durungawan ng langit para sa'yo, kaya ibigay mo yung para sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang babaeng 12 years ng dinudugo. Yan, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Paano, worse na worse yun, kapatid, 12 years sa dinudugo, e paano ba siya naging winner? Pero, cut muna natin dyan. May tanong ako sa inyo. Yan. Sino dito naranasan ng makipagsiksikan sa maraming tao? Yan. Uy, may nagtatas, oh. Ano yung ano encounter mo doon? Si Sweetie, thank you Lord. Diyan yung asawa. MRT. Yan, MRT daw, di ba? Grabe yung pila sa MRT. Wala ka pa sa ticket booth, yung pila hanggang EDSA na. Di ba? LRT pa lang yun sa... Eh, pag nag-jeep ka naman, mas lalong siksikan, tama? Makikipag-unahan ka. Eh, pag MRT, pipila ka nga lang mahaba. Ganun eh. O minsan, meron pa sa palengke. Kapag weekend, di ba? Sabado at Linggo. Day off mo kasi Sabado at Linggo, makikipagsabay ako, siksikan, kahit pawis na sila. O pag, oo yun, isa pa yun. Pag umagang-umaga, di ba, mura daw yung bilihin, kaya makikipagsiksikan pa. Di ba, yan, sino? Yan. Sa ayuda, tama. Si Sister Maria Mel, di ba? Kahit mainit, eh talagang makikipagsiksikan ka eh. 10K daw ni Cayetano yun eh. Di ba? Hindi natupad. Thank you, Lord. Salamat tuwing enroll sa school namin. Wow. Di ba? Kabsu, tama, Brother Reggie, di ba? Unahan yan eh. Salamat sa Panginoon. At eto pa, kapag sale sa SM, 3 days yan eh. Pero pag Friday pa lang, nandun na. Nandun daw kasi yung mga bagay. Hindi nila alam, nasa huli pala. Baka daw maubos eh. Di ba? Maraming sale yan. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At yan, salamat sa Panginoon. At ako din, kapatid, naka-experience ako niyan na makipagsiksikan sa maraming tao nung papunta ako ng Ayala. Kasi noon, nung wala pang pandemic, kapag pupunta ka ng Ayala, kailangan mo munang pumunta ng Coastal Mall. Kasi doon lang yung ano eh, sakay ng Ayala Ilalim, Ayala Buendia, Ayala Leveriza, may mga ganun eh. Tapos, eh lahat ng mga taga-opisina, 8 ang pasok or 9, ganyan, office hours. Kapag papunta ka ng ganung oras, siksikan. Kumbaga, uy, Ayala Leveriza, lalabas kasi sa Coastal Mall, di ba? Tatakbo yung mga tao, banggaan kahit mga ano yan. Zombie, kahit ano, kahit na mga babae, matanda, talagang babanggain. Kasi malilate sila sa trabaho nila. Talagang siksikan at kumbaga, ano pa lang eh, wala ka pa sa work mo, pagod ka na. Naranasan mo na ba yun? Hindi ka pa nagtatrabaho, parang 8 hours na yung biyahe ko ah. Parang 8 hours na yung duty ko ah. Hindi pa ako nagtatrabaho ng haggardness na agad, di ba? Siksikan talagang sobrang hassle. At dito mga kapatid, kaya na itanong ko yon sa inyo, kasi meron din po na nakipagsiksikan sa maraming tao. Sa binasa natin, may isang babae na dinudugo eh. At sabi dito sa verse 26, hirap na kasi siya sa sakit niya na yon. At kung iisipin natin, 12 years na dinudugo, eh parang may dalaw, ano? Parang kumbaga, buwanang dalaw sa babae. Every month lang dapat, pero siya 12 years eh. Ano na kaya yung itsura ng babae na to, no? Sobrang payat. Tapos makikipagsiksikan pa siya doon para sa maraming tao, para lang makita si Jesus. Kasi,
ano eh, kumbaga, wala na siyang choice. Kasi sabi dito, at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Marami na siyang pinuntahan. 12 years eh. Marami na siyang doktor, baka nagpa-albularyo pa to, nagpa-espiritista pa to, nagpatawas, nagpahula kung paano siya gagaling. Pero sabi doon, naubos ang kanyang ari-arian. Sa pagpapagamot, grabe, mayaman yung babae, tama? Marami siyang pera. Binenta niya lahat para lang ano, makatanggap ng kagalingan. Pero hindi niya nahanap yun. Kapatid, 12 years siyang dinudugo at sabi doon, hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Kung ilalagay natin yung sarili natin dito, saan ka ba hirap na hirap ngayon? Marami ka ng pinuntahan, tama? Marami ka ng nilapitan, marami ng sumuri sa'yo na, kumbaga, naghahanap ka na, paano, ba't ganito yung buhay ko? Parang hirap na hirap ako, paulit-ulit, trabaho, uwi sa bahay, aral, pauwi. Parang walang sense, kumbaga, ilang taon ka ng ganun. Ilang taon nang paulit-ulit, hirap na hirap ka na eh. Kumbaga, parang walang growth. Ganito na lang ba yung buhay ko dito? Parang hindi ako nag-i-improve, kumbaga. Parang hindi ako nakakaraos sa utang, hindi ako nakakaalis dito. Bakit ganun? Paulit-ulit. Marami ka nang nilapitan eh. Naubos pa yung pasensya mo, naubos pa yung utak mo, kumbaga, kakaisip doon. Eh, lalo na tong babae na to, kapatid. Napaka-worse nung nangyari sa kanya. Pero sa kabila nun, nakipagsiksikan pa rin siya. Take note, kapatid. Yung babae na yun, sa Hudyo po kasi, kapag may buwan ng dalawang babae, hinihiwalay. Kasi tinuturing silang marumi. Kasi dahil sa dugo na lumalabas sa kanila. Take note, wala pang, kumbaga, anong tawag dun? Sa atin, kumbaga parang pantahapal, kumbaga wala. Tela-tela lang sa kanila nun. Kaya amoy na amoy. Di ba pag nakakakita ka nga ng dugo or nakakaamoy ka nito, parang sobrang nandidiri ka, sobrang sakit sa ulo. Di ba? How much more pa tong mga tao na nakipagsiksikan yung babaeng may dugo? Di ba? Paano niya ba naranasan yung kagalingan? Alam niyo kapatid, paano ba siya naging winner? Sa buhay natin, kahit na ilang taon na tayong hirap na hirap sa mga pinagdadaanan sa buhay, ilang taon na tayong alipin ng bisyo, ilang taon na tayong hirap na hirap sa trabaho, pwede ka pa rin maging winner, gaya ng babae. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Itong babae, paano ba siya naging winner sa kabila ng karamdaman niya? Sa kabila ng 12 years na dinudugo na siya, may tatlong bagay siyang ginawa na nais kong ibahagi sa inyo na naranasan niya yung katagumpayan sa Panginoon. Basahin natin sa chapter 5 verse 7 sa Mark. Sabi sa verse 7, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Kapatid, unang point, think of Jesus. Balik tayo sa verse 7, nabalitaan niya yung tungkol. Ikaw, kapatid, kapag may nabalitaan kang ayuda, hindi mawawala sa isip mo yon, tama? Uy, may ayuda daw ah. Letter A na yung pangalan, kailan kaya ako mabibigyan? Di ba, naiisip mo yon? I-ready mo na kagad yung leave mo para makapunta ka dun sa ayuda, tama? Na 10K na sinasabi nila, 8K, mga ganyan. Nabalitaan mo eh. Etong babae, nabalitaan niya din yung kay Jesus. Nabalitaan niya na nagpapagaling ng lumpo si Lord. Yung lumpo na hindi makalakad. Kumbaga, grabe no? Tumayo yung lumpo. Iyon yung nabalitaan niya. May mga marites na po noon. Yung mga bulag, nakakita. Iyon yung mga nabalitaan niya. Yung ketongi na marumi eh. Gumanda yung kutis. Diba gumanda yung balat, nawala na yung ketong niya. At igit sa lahat yung paralisado, nakahiga. Tapos naglulundag nung gumaling, diba? Ayun yung nabalitaan ng babae. Kaya yung point number one natin kanina, think of Jesus, hindi mawala sa isip ng babae yung ginawa ng Panginoon. Kaya sabi niya, pupunta ako doon kay Lord, makikipagsiksikan ako. Diba? Kasi, ayun na lang yung pag-asa niya, tama? Para ano, gumaling. Kasi narinig niya, nabalitaan niya. Iniisip niya ng iniisip yun at sabi doon, di ba, naubos ng lahat ng ari-arian niya.
wala na siyang pwedeng ibayad kay Lord. Wala na siyang pwedeng ibigay. Take note, kapatid. Hindi nagpapabayad si Jesus noong mga panahon na yon. Nagpapagaling lang ang Diyos. Walang hinihinging kapalit. Libre lang, di ba? Kaya talagang makikipagsiksikan, di ba? Parang sa atin, kapag may feeding program, makikipagsiksikan. May mga groceries doon. Naalala ko yung family day natin, di ba? Talagang, may tarpaulin pa tayo doon sa lugar na yon. Talagang hindi nababalitaan ng mga tao. Hindi nawawala sa isip nila yon. At nagpaparegister pa sila. At ganun din dahil sa pag-iisip niya sa Diyos, yung babae, iniisip niya, yung Panginoon, hindi niya na iniisip, kapatid, yung sasabihin ng mga tao. Tama? Kasi nakipagsiksikan siya. Sa paglapit niya sa Diyos, sa pakikipagsiksikan niya sa Diyos, nandun yung mga tao na mandidiri sa kanya. Hindi siya yung parang special treatment o dinudugo to, 12 years ta, umalis kayo dyan. Sabi doon, nakipagsiksikan. Diba? Kumbaga sa buhay natin, ganun eh. Kapag lalapit tayo sa Panginoon, yung mga tao na nasa paligid mo, may masasabi at masasabi sa'yo. Ano sasabihin sa'yo? Nag-church ka? Ikaw yung umaatin kaila Brother JB, na-invite ka niya, tapos ikaw yung nagbibisyo doon, nagkakarakros ka sa looban, nagmamadjong, nagtutongit. May mga ganun tao sa paglapit mo sa Panginoon, di ba? Ikaw yung nagyoyosi lagi, ikaw nga yung nambababae doon sa kanto, nakita kita, nagmumura ka pa nga eh. May mga ganun. Sa paglapit natin sa Diyos, may mga taong pupunahin yung kasalanan mo sa buhay. Tularan natin tong babae na ito, kapatid. Iniisip niya lang ang Panginoon. Hindi yung sasabihin ng tao. Bakit? Kasi kung makikinig siya sa mga tao, yung babae, mawawala siya sa focus. Hindi na siya tutuloy. Madidistract na siya. Ayoko na. Kinukutya ako ng mga tao dito. Ayoko nang pumunta rito. Hindi na siya makikipagsiksikan. Di ba? Pero walang pakialam yung babae. Hindi. Pagkagalingin ako ng Lord, pupunta ako dun. Makikipagsiksikan ako kahit anong sabihin nyo. Dapat ganun din tayo, kapatid. Makipagsiksikan tayo lagi. Lalo na sa kapangyarihan, sa presensya ng Panginoon. Huwag nating ilayo yung sarili natin sa Panginoon dahil sa mga sasabihin ng tao. Bakit? Kasi ang totoo, lumalapit lagi sa'yo ang Diyos eh. Ang nagpapalayo sa'yo, yung tao, minsan yung isip mo ang nagpapalayo sa'yo. Kaya wag na wag mong tatanggalin sa isip mo si Jesus. Marami ka na din bang nabalitaan patungkol sa Panginoon na binago ng Diyos yung buhay ng kapatid natin? Marami nang pinagaling ang Diyos na may cancer. Marami nang binigyan ng bagong trabaho. Ang Diyos. Nabalitaan mo ba yun, kapatid? Kapatid, ngayon, sinasabi sa iyo ng Diyos, kayang-kaya niyang baguhin yung buhay mo. Sa pagiging worse, magiging winner ka din, katulad ng babae. Kaya lagi mong isipin ng Diyos. Huwag kang magdadalawang isip. Lagi kang mag-focus lamang sa Panginoon. Bakit? Kasi, itong babae, kung na-disappoint siya sa mga sinabi ng tao, wala na. Parang sa buhay natin, kapag wala ba tayong answered prayer eh, hihinto na tayo, ayoko na sa'yo Lord. Ang gara mo. Ganun lang ba? Hindi. Habang nananalangin ka, habang pinagpipray mo yung kagalingan, habang pinagpipray mo yung promotion, habang pinagpipray mo yung graduation mo, habang pinagpipray mo yung pamilya mo na magkaroon ng kaligtasan, magpatuloy ka sa Panginoon. Ipagsiksikan mo yung sarili mo sa Panginoon. Kasi kapag nakipagsiksikan ka sa presensya ng Panginoon, hindi ka niya itutulak palayo. Yayakapin ka pa niya. Yayakapin kita. Dito ka lang. Kaya kapatid, lagi mong isipin ng Panginoon. Huwag yung ibang bagay. Huwag yung mga walang kabuluhan. Lagi mong isipin na may magandang gagawin sa iyo ang Diyos sa buhay mo. Down ka ba ngayon? Baon ka sa utang? Kita ni Lord lahat yan. Kaya niyang baguhin yung sitwasyon mo para makalaya dyan. At syempre, ikaw na yung magpapautang. Amen? Hallelujah? Ikaw yung hirap na hirap dati na makagraduate kasi walang pan-tuition. Worse na worse yun. San ka kukuha? Every month? Every year? Pero sabi ng Lord, ako magpo-provide sa'yo. Isipin mo lang lagi ang Lord. Si Lord ang magpo-provide sa amin. Si Lord ang magpo-provide lahat ng mga pangailangan. Wala na bang laman ref mo? Isipin mo lagi ang Diyos, siya ang magbibigay. Pupunuin niya yan, kapatid. Kaya huwag ka nang mag-isip pa ng iba. Huwag mo nang isipin yung problema. Isipin mo kung paano nagbigay ng mga pagpapala ang Diyos
sa buhay mo. At alam ko marami ng pagpapalang binigay ang Diyos sa iyo. At salamat sa Panginoon. Unang point pa lang yan, kapatid, ha? Think of Jesus. At yung pangalawang point na ginawa ng babae, come to Jesus. Pumunta siya sa Panginoon. Bakit? Kailangan nating lumapit sa Diyos. Kailangan niyang lumapit eh. Bakit? Kailangan niya ng kagalingan. Ikaw, kailangan ka ba sa buhay mo? Araw-araw, lumapit ka sa Panginoon. Bakit? Kasi lagi siyang available para sa atin. Hindi nagsasara si Lord. Oh, 8 to 5 lang ako, cut off. Uwi na. Hindi ka na pwedeng lumapit sa akin. Hindi eh. Anytime ang Diyos para sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, anytime ang Diyos para sa atin. Hallelujah. Marami ka bang gustong ilapit sa Kanya? Handa siyang makinig sa'yo, kapatid. Handa siyang sagutin ang mga katanungan mo. Hindi katulad ng nilalapitan mo kapag may kailangan ka. Anong sagot sa'yo kapag may sa iba ka lumalapit, hindi sa Panginoon? Jeez, bro, pautang naman ako. Kailangan ko nito eh. Sin mode. Sasabihin sa'yo, wala. Wala pa nga kaming pambayad ng ano eh. Laging ganun yung sagot. Wala akong maikutulong sa'yo. Kapos din kami. Huwag na tayong lumapit sa iba, kapatid. Katulad ng babae, hindi na siya lumapit eh. Lumapit siya sa iba noon nung may pera pa siya. Pero wala na siya, no choice na siya eh. Wala na siyang pwedeng puntahan pang iba. Kaya alam mo, kapatid, minsan, inaalaw ng Lord na walang-wala na tayo bago tayo lumapit sa Kanya. Huwag na natin antayin yun. Hanggat meron ka, lumapit ka na sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin na makaranas ka pa ng matitinding pagsubok, sakit. May mga kapatid tayong ganyan, pero salamat sa Panginoon. Pinagaling sila at patuloy na lumalapit sa Panginoon. Hindi na ako lalayo sa Panginoon. Pinagaling niya na ako eh. Binigyan niya ako ng kagalingan. Hindi lang yan. Totally. Pinagaling ako ng Panginoon. At hindi na bumalik yung cancer sa akin. Wala nang bukol. Amen. Hallelujah. Ganyan ang Panginoon. At yung iba naman, naranasan. Yung dating pinapaalis at tinitirahan nila, ngayon may sarili ng bahay. Na dati nagtitiis sila sa motor, ngayon may kotse ng pinahiram ang Panginoon. Grabe, di ba? Kaya hindi mo na kailangan umalis sa Panginoon. Lapit ka lang lalo sa Kanya. Ipagsiksikan mo yung puso mo sa Kanya. Sabi sa verse 26, naubos na ang lahat ng ari-arian ng babae. Kaya, no choice, punta siya kay Lord. At pinapakita lamang dito na wala tayong dapat ibang lapitan. Tama? Kundi ang Panginoon. Kasi kapag lumapit tayo sa Kanya, hindi tayo tatanggihan. Lord, nandiyan na si Sis Mira. Miral ko pala. Di ba? Si Lord, may bayarin kami. Lapit mo yan kay Lord. Dumating na naman. Katapusan. July 3 na ngayon. May dumating na naman bill ng tubig. Lord, bayaran mo to ha. Yung tubig namin. Lord, wala nang laman yung ref namin. Every week lang kaming ano eh. Kumbaga kulang eh. Lagyan mo naman. Lapit ka kay Lord. Huwag kang lumapit sa mga online lending. Kasi may tubo dyan eh. Kay Lord, libre nang ibibigay sa'yo. Wala pang tubo. Grabe, di ba? At nung pinagpipray nating lupa, Lord, kailangan na po namin ng bagong lupa sa church. Sasabihin sa'yo ni Lord, bakit? Hindi na po kami kasya sa Pudapari, Lord eh. Amen? Lord, alisin mo na po kami dito. Dalahin mo kami sa mas malaking lupa. At syempre, kapag may binibiling lupa, hindi naman yan Bible verse lang ibabayad natin. Kailangan natin ng pera. At syempre, kanino ba manggagaling yun? Sa sarili mo? Hindi. Sa Panginoon. Gusto ng Diyos na magamit ka. Pagpapalain ka niya para makapagbigay ka. Hindi aksidente na marami kang pera ngayon. Binigay niya lahat yan para sa iyo, para magamit ka niya. Maging daluyan ng pagpapala. Hindi pa kasi natatapos yan. Kapatid, yung pagpapala na meron ka, hihigitan pa ng Lord yan kapag pinagamit mo pa sa Kanya. Amen? Lagi ka lang lumapit sa Kanya katulad ng babae. At salamat sa Panginoon. Walang napapahiya sa Diyos. Tunay nga. Lahat ng lumapit sa Diyos, kapatid, nung nasa church ako, na bago pa lang ako, di ko, grabe, no? Umiiyak tong tao na to. Lumapit siya sa Lord. Pero ngayon, nakatayo na siya. Nagtitestimony ngayon. Nakakaramdam siya ng sakit. Lumapit sa Diyos. Pinagaling siya ng Lord. Grabe, no? Walang bayad. Kapatid, kapag lumapit ka sa Panginoon, manatili ka lang sa presensya niya. Balik tayo sa story, kapatid. Nung lumapit siya sa Panginoon, hindi natapos dun eh. Hindi natapos dun. Inisip niya si Lord kasi nabalitaan niya. Pangalawang point, ano?
lumapit siya sa Panginoon. At yung pangatlong point, sabi doon sa verse 28, sapagkat iniisip ng babae, ah, mahipo ko lamang kanyang damit, gagaling na ako. Post pa lang, post tayo doon, kapatid. Sabi ng babae, mahipo ko lamang kanyang damit, kahit hindi na siya kausapin ng Lord, kahit na hindi siya makita ng Lord, mahipo ko lang yung damit niyan, may kapangyarihan ng Diyos, papagalingin niya ako. Hinipo niya, kapatid, touch Jesus. Paano ba natin mararanasan yung kagalingan? Paano ba natin mahahawakan ng Panginoon? Physical ba? Pupunta ka ba sa langit para mahawakan siya? Hindi. May tatlong paraan para makausap na mahawakan natin ng Panginoon. Yung pagpe-pray. True prayers. Nagpe-pray ka ba? Yan ang tanong sa atin. Nagpe-pray ka ba? Mahawakan mo ang presensya ng Diyos kapag nagpe-pray tayo. Ilapit natin sa Kanya lahat ng pangangailangan na, Lord, sakit ng tiyan ko, sakit ng ulo ko, napagod ako sa buong araw. Lord, nilalapit ko po sa iyo ang nararamdaman ko. Pagalingin mo po ako, bigyan mo ako ng kalakasan. Month of empowerment ngayon, kapatid. Marami tayong ginagawa ngayon, pero salamat sa Panginoon dahil siya yung kalakasan natin. Hawakan natin lagi ang Panginoon, hindi lang sa pagpe-pray, kapatid. Sa pagpupuri natin, umaawit ba tayo sa Panginoon ng mga papuri? Kapag umaga, nagtataas ba tayo ng kamay? Kanina, di ba? Jesus, sa'yo lamang, kinanta natin, talagang sa Diyos lamang. Kumbaga, ramdam na ramdam mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo eh. Yung pagod, yung stress mo, yung mga iniisip mo, nawawala kapag nagpupuri ka. At higit sa lahat, yung pagpe-fellowship natin, kapatid. Napaka-importante niyan, yung grand fellowship natin sa July 3. Dalangin ko na makasama ka. Dalangin ko na magkita-kita tayo doon at magpuri tayo sabay-sabay sa Panginoon. At balik tayo sa story. Nahawakan niya na nga si Jesus. At sabi sa verse 29, agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Hallelujah! Thank you, Lord! Sa kabila ng 12 taong pagdurugo, iniisip niya si Lord dahil sa mga nabalitaan niya, lumapit siya sa Panginoon at hinawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus. Agad tumigil ang kanyang pagdurugo. Kapatid, ipinapakita dito sa story na to na yung buhay natin, tayo yung babaeng dinudugo dito eh. Sa loob ng 12 years, kumbaga marami tayong kasalanan, 12 years na, ilan taon na yung kasalanan na hindi mo mabitiwan. Sa buhay natin may mga marurumi pa rin na hindi natin maalis-alis. Tama? Ito yung kasalanan. Sobra tayong naging alipin nitong sakit na to eh. Kaya hanggang ngayon, hirap na hirap tayo sa buhay. Katulad nung naranasan ng babae. Ngayon, nakikinig ang Diyos. Nais niya tayong pagalingin sa kasalanan na to. Nais natin ngayon na magdesisyon kung lalapit ba tayo sa Panginoon, kung hahawakan ba natin siya. Kapatid, take note, libre ang paglapit sa Diyos. Kaya kung may nag-i-invite sa'yo sa pag-church, sa Pudafari, i-grab mo agad. Kasi ayun yung time na lalapit ka sa Panginoon. Huwag mong layuan, huwag mong i-reject yun, kapatid. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na maranasan mo yung pagiging winner katulad ng babae. Naranasan ng babae yung kagalingan. Bakit? Kasi nag-decision siya sa sarili niya. Inilagay niya sa puso niya na kailangan kong lumapit sa Panginoon. Kailangan ko siyang mahawakan. Para ano? Para gumaling ako sa pagdurugo na to. Wala akong pambayad, okay lang. Walang bayad si Lord, lalapit ako sa Kanya. Kasi marami na siyang pinagaling eh. Marami na siyang binago ang buhay. Marami na siyang pagpapalang ibinigay sa maraming tao. Kaya ako, magdi-decision din ako sa buhay ko. Gusto ko na mabago yung buhay ko. Hindi lang ako trabaho ng trabaho, hindi lang ako negosyo ng negosyo, hindi lang paikot-ikot yung buhay ko dito sa kasalanan, sa mga bisyo na to. Gusto ko maranasan ko yung kagalingan, yung pagbabago sa buhay ko. Kaya kapatid, ine-encourage kita ngayong gabi. Ine-encourage kita ngayong gabi. Sabayan mo ko sa panalangin. Magdesisyon ka ngayon, kapatid. Mararanasan mo ang pagiging winner kung sasabayan mo ko. Tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Sabi dito, sa verse 33, palibhasa'y alam ng babae ang nangyari
siya'y nanginig sa takot nang lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong pangyayari. Alam nyo, sabi ni Lord sa kanya, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Manampalataya tayo na buhay ang ating Panginoon, na si Jesus, buhay siya at hindi siya namatay. Nung ikatlong araw muli siyang nabuhay, nasa kanya na yung kapangyarihan ng langit at lupa. Kaya kayang-kaya niyang baguhin yung buhay mo. Kaya kapatid, maaari mo ba akong sabayan sa panalangin ngayong gabi? Naririnig ng Diyos lahat. Nakikita niya lahat ng sakit mo, lahat ng mga pinagdadaanan mo. Yuko mo yung ulo mo, ipikit mo yung mata mo. Huwag mong pansinin yung katabi mo, kapatid. Sige, sabihin mo, Panginoong Jesus, huwag kang mahiya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, isa akong makasalanan. Marami akong pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa sa iyong harapan. Panginoon, matagal ko na itong dinadala. Hirap na ako. Ngayon, pinagsisisihan ko na ang lahat ng ito. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, congratulations! Sumabay ka sa panalangin, pinatawad ka na ng Panginoon sa kasalanan mo. Worse yung kalagayan mo, winner ka na ngayon. Salamat sa Panginoon. Ano yung dapat natin gawin? Think of Jesus. Come to Jesus. Touch Jesus. Hallelujah. Yan, kapatid, salamat sa Panginoon. In 5 minutes, tapos na po tayo. Maaari nyo ba akong sabayan ulit sa panalangin ngayon? Ipag-pray natin ang kagalingan sa ating mga kapatid na nakakaranas kayo, nasa ospital, nasa maraming bills na babayaran, ikaw, wala kang trabaho, pag-pray natin lahat yan, kapatid. Yes, Lord, amen. Tumugon ka lang. Yes, Lord, hallelujah. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa gabi na ito. Salamat sa pagbabago mo sa buhay namin, Lord. Worse yung pinagdaanan namin, pero naging winner kami dahil sa paglapit namin sa iyo, Panginoon. Dahil sa pananatili namin, salamat dahil, Lord, sobrang naramdaman namin yung presensya mo. Salamat, Panginoon, dahil marami ka ng binagong buhay. Maraming salamat, Lord, dahil marami ka pang pagpapalang ibibigay sa bawat isa. At dalangin namin ngayong gabi, Panginoon, patuloy na pagalingin din po ang aming mga kapatid na nakakaranas ngayon ng sakit, namamaga yung kidney, Lord, sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang magbigay ng kagalingan, Panginoon. Yung 12 years ka na babae na dinudugo, Lord, napagaling mo. Hindi ka pa nagsalita nun, Lord, nahawakan ka lamang niya. Pinagaling mo na siya. Ano pa itong mga kapatid ko na nakakaranas ng cancer, disease, Lord, na leukemia, Panginoon, sakit sa balat, sa pangalan ni Jesus. Cease, Lord, may bukol, sa dibdib, sa ulo, Lord, in Jesus' name. Kayang-kaya mong magpagaling, Panginoon, na balitaan na namin lahat yan, Panginoon. Kaya yung isip namin, hindi mawawala sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy kaming dumudulog sa makapangyarihan mong trono, Panginoon. At dalangin namin ngayong gabi, hawakan mo ang mga sumasakit sa kanilang katawan mula ulo hanggang talampakan. Sa iyong mga latay, Panginoon, pinagaling mo na sila at wala nang sakit pang makakalapit sa kanila, Panginoon. Anumang gawa ng kaaway, Panginoon, lukuban mo po sila ng iyong banal na dugo, Panginoon. At maraming salamat dahil ngayon, Lord, nararanasan na nila ang kagalingan na mula sa iyo, Panginoon. Lord, nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan ng langit at ng lupa. Kaya walang mahirap para sa iyo, Ama. Kaya maraming salamat, Panginoon. At ganun din po, Panginoon. Lord, dalangin din namin ang mga hospital bills. Nasa 100,000 na, nasa kalahating milyon na, 1 million pa yung iba, Panginoon.
In the name of Jesus, you will provide for us, Panginoon. Ikaw ang magpo-provide para sa kanila, Panginoon. Alisin mo yung takot, yung pangangamba, Panginoon. Pag-aalala, pag-aalinlangan, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapayapaan, Panginoon, sa kanilang mga puso at isipan. Lord, ipanatag nila ang kanilang isipan sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kikilos, Panginoon. Gagamit ka ng mga tao na magbibigay ng kayamanan dito para sa kanila. Kaya, Panginoon, ikaw ang pagtitiwalaan namin. Ikaw ang sasambahin namin hanggang wakas, Panginoon. At makakalabas sila, Lord, ng ospital lang walang binabayaran, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. At Lord, pinapanalangin din po namin ang kapatid namin na hindi natatanggap sa trabaho, walang trabaho, Lord. Ikaw ang magbigay ng trabaho sa kanila after na matanggap sa trabaho, promotion, salary increase, Panginoon. At dalangin ko na makasunod sila lalo sa pagbibigay, sa pag-iika po, Panginoon. Yung iba may nasa edad na, Lord, pero salamat dahil dun sila, dun nila nararanasan yung promotion, Panginoon. Yung kapangyarihan mo, yung iba operado, may opera na, Panginoon, pero salamat. Dahil yung kagalingan ibinigay mo at natatanggap pa rin sila hanggang ngayon sa trabaho. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang buhay. Proteksyonan mo sila. Alisin mo ang lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Kasinungalingan, kabigatan, sakit, galit, inggit sa kanilang mga puso. Pinapalayas namin lahat ng iyan. At dalangin namin, Panginoon, ang bunga ng banal na spirito ang patuloy na makita sa kanilang buhay, lalo na ang liwanag ni Jesucristo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ngayon pa lang, tinatanggap lahat ng sagot sa aming panalangin. Pagpapala, binigay mo na. Provision, binigay mo na. Kagalingan, binigay mo na. At lahat ng ito, tinatanggap na namin at ibinabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat sa Panginoon. Tunay nga na sumasagot ang Panginoon. Naririnig niya ang paglapit natin sa Kanya. Kaya huwag na tayong magdalawang isip na laging mag-pray, mag-worship sa Panginoon at sumamba hanggang wakas. Kaya kapatid, kung sumabay ka sa panalangin, congratulations sa'yo. Bakit? Kanina, tinanggap mo si Jesus at ngayon, tinawag ka na niyang anak. Kaya sabay-sabay tayong ideklara, ang I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Sigaw mo, power's in you, Messiah. Yan ang ating Panginoon na si Jesucristo, Hari ng mga Hari, Lord of all Lords. Thank you for watching sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite page. Ako nga pala ulit, si Brother JB ang inyong lingkod. See you again and God bless you all. Bye!